Magandang araw. Ito nga pala si John Jerry Alto ng All About Pig Learning. Gusto mo bang mag-alaga ng mga baboy? O kaya naman hirap ka sa pagpapalaki ng baboy mo? Huwag kang mag-alala. Nandito ang All About Pig Learning. Nakalalay sa kagaya mo. Ang topic nga pala natin ngayon ay gabay sa palakihing biik. Pagdating ng mga bagong biik, pagsamasamahin ng mga magkakasing laki o kaya naman ay ang magkakapatid. Ito ay upang mabawasan ang pag-aaway-away sa loob ng kulungan. Kung nag-aaway-away pa rin ang mga biik, lagyan ng mga laruan tulad ng niyog, bola, lumang gulong ng sasakyan, pwede rin magsabit ng bote na naaabot nila. O anumang bagay na pwedeng paglaruan ng mga biik, ito ay makakatulong para maglibang ang mga biik. Maaari rin punasan ng suka o anumang matapang namoy ang leeg ng mga ito. Kung hindi pa rin maawat ang mga biik na nag-aaway, ilipat ang agresibong biik sa ibang kulungan at iwasang mabasa at paliguan ng mga bagong dating na biik. Ito ay maaaring maging sanhi ng kanilang pagkasakit o pagkatamlay ng katawan. Paliguan lamang ang mga ito pagkalipas ng 3 araw o kapag nakabawi na sa pagod ang mga biik. Basain ang hulihang bahagi ng kulungan kung saan mo gustong dumumi ang mga biik. Ang mga baboy ay dumudumi at umiihi kung saan laging basa. Siguraduhin may malinis na tubig sa kulungan. Ang paglalagay ng multivitamin sa inumin ay makakatulong upang mabilis na makabawi ang biik sa pagod. Ito ay maaaring ibigay sa loob ng 3 araw. Bigyan ng konting pagkain ang mga biik pagkarating, ngunit huwag bubusugin. Upang maiwasan ang pagtatae o pagkatamlay ng biik, mas makakabuti kung hihingi ka ng konting pagkain sa pinagbilhan ng biik upang hindi mabigla ang biik sa pagbabago ng pagkain. Gawing dahan-dahan ang pagdadagdag ng dami at pagpapalit ng pagkain upang hindi magtaya ang mga biik. Halimbawa, 70 gramo ng dating pagkain tapos 25 gramo ng bagong pagkain. Sa unang araw at sa pangalawang araw naman, 50 gramo ng dating pagkain at 50 gramo din ng bagong pagkain. Sa pangatlong araw, 25 gramo ng dating pagkain at 75 gramo ng bagong pagkain. Sa pang-apat ay pure na ng bagong pagkain nila. Ginagawa ito para maiwasan ang pagkasira ng tiyan ng biik o pagtatay ng biik. Sa 2nd linggo, ulitin ang pagbabakuna ng hog cholera vaccine o sabangguni sa technician para sa wastong bakuna na kailangan. Panatilihing malinis at tuyo ang mga kulungan ng biik dahil madali silang dapuan ng sakit pag laging basa ang kulungan nila. O kaya naman, kung maglilinis ng kulungan, magtira ng isang bahagi ng kulungan na hindi mababasa para tulugan nila. Ang biik kasi naghahanap sila ng mainit na lugar para matulog, kaya kung saan laging tuyo, doon sila natutulog. Iwasan ma-stress o mapagod ang mga biik. Ang stress ay nakakantala sa paglaki ng biik at pinapahina nito ang resistensya ng biik laban sa sakit. Ang pangkaraniwang mga dahilan ng stress ay pag-away-away ng baboy, pabago-bagong oras ng pagpapakain, sobrang init o lamig ng panahon, paglilipat ng baboy sa ibang kulungan, pagtitimbang, pag-iingay sa loob ng baboyan, at marahas na pagtrato sa mga ito. Paalala nga pala, kung may problema sa baboyan, huwag laging nakaasa sa teknisyan nyo. Kasi di lahat ng oras ay nandyan sila para sa inyo. Kaya hanggat maaari, pag-aralang mabuti ang pagbaboyan. Maraming alam ay mas lamang ka. Kaya kung gusto mo ng maraming malaman about sa pagbababoy, pakilike naman at subscribe ng channel ko. At kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo. At gagawin ko ang lahat para agad kayo magabayan. Maraming salamat. Ito nga pala ulit si John Jerry Alton ng All About Pig Learning.